Today guys, gagawa ako ng lumpia. So mga ingredients na gagamitin ko, some of this ay nanggaling doon sa Javi Kiruaka. Like itong coriander, nanggaling ito doon sa Javi Ki. Itong carrots, itong sibuyas dahon, itong garlic, tapos sibuyas. Meron din ako ditong karne, giniling na karne. Galing ito sa store, binili ito ni Nico. And of course, yung lumpia wrapper. Tapos yung mga itlog na galing sa Javi Ki, meron pang isa dito. Ito galing din ito sa Javi Ki, guys. Yan, so gagamit ako ng 2 or 3 eggs kasi medyo marami yung gagamitin ko na karne sa paggawa ng lumpia. Pero pa ako bumili talaga sa store ng itlog since nakakabili naman kami doon sa Javi Ki. So, itong mga gulay, ang itlog, almost free siya kasi galing siya doon sa Javi Ki Ruaka. Itong lumpia na gagawin ko guys, para sa amin lang talaga to. So, pangbahay lang talaga siya naluto. Kaya, kung ano lang talaga yung meron kami sa bahay, yun lang din talaga ang gagamitin ko. But unfortunately, wala kaming karne na galing doon sa Javi Ki Ruaka. Kaya, bumili na lang si Nico sa store. Lahat tayo may paraan sa paggawa ng lumpia. I'm sure kayo din meron kayong sariling version nyo dyan sa bahay nyo. So itong lumpia ko ngayon guys, yung mga gulay nito is parang libre talaga kasi nanggaling ito lahat doon sa Javi Ki Ruaka. Yung onion, yung garlic, yung carrots, yung sibuyas dahon, tapos yung parsley. Lahat yan nanggaling yan doon sa Javi Ki Ruaka. Lahat ng mga gulay i-prepare ko lang, hiwain ko sila lahat-lahat. Wala naman kasi akong machine na panghiwa guys, kaya doon tayo sa manual, diba? Kutsilyo ang ating gagamitin sa paghiwa. Dito sa bahay namin guys, kapag nagluto kami, wala talaga kami masyadong nilalagay na ibang mga spices. Salt and pepper lang talaga yung pinaka basic na ginagamit namin. Tapos, itong lumpia, nilagyan ko rin pala siya ng sesame oil para bumango siya. Tapos, haluin ko lang siya. Tapos, kapag nahalo ko na, magsisimula na akong magbalot. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang namimiss ko talaga is yung lumpia dyan sa Philippines. Kasi yung lumpia natin dyan, yung pambalot niya, napaka nipis tapos napaka crispy kapag naprito. So yung pambalot dito guys, binili namin to doon sa Asian store. Maraming Asian stores dito sa Finland na pwede kayong makabili ng mga products na galing dyan sa Asia. Medyo mahal siya pero wala kaming choice, so yun talaga ang isang option namin. Kasi pwede naman gumawa ng wrapper but it takes a lot of time. And para sa akin na wala masyadong oras and laging hinahabol ko ang oras ko guys araw-araw kasi sa trabaho, sa gawain bahay, tapos sa pag-spend pa ng panahon sa mga dalawang amo ko guys. So yung mabilisan na gawain lang talaga ang kailangan gawin. Kaya isa ito sa mga option na naisip ko na mag-prepare na ng lumpia. Para sa mga araw na wala kaming pagkain na ready, so ito is madali na lang siyang lutuin. Napakhaba ng aking spring rolls kasi kapag nalagay ko ito sa freezer guys, itigas siya. Hatiin ko na lang siya sa tatlo bago ko siya lutuin. Kasi ang ihirap ng isara kasi makapal kasi yung ganitong klaseng wrapper. Summer is cancelled? Again? Colder again, you know. Uh-oh. Because we have summer in every second year. Summer every second year? Yeah. I'm gonna make a protest. If they cancel the summer. No, the sun goes. In Philippines, Daddy, they said it's so hot. But in here, it's so cold. Why don't we make the temperature in the entire world even? We can sell cold air. But they have lots of cold air.
People have aircon there. Ah, you're going to give them the cool air. The AC is working here like... The AC here over. Is over too much. Trash already? You are not going to the forest tomorrow. I mean, no man. One of the good things. One of the things that I want to be na humanayod ko guys. Nga naman yung pag mag-andam o pagkaon, daghan man o hugason after, no? Pero okay lang yan. Ito na yung mga lumpia ko guys. Nagtataka kayo, bakit sobrang haba naman yan? Ano lumpia? Kasi guys, ano, mahirap kasi siyang i-close yung ganito kasi medyo makapal yung wrapper niya. Kaya ang ginagawa ko, ganito na lang napahaba. Tapos, hatiin ko yan siya sa dalawa or tatlo kapag lulutuin ko na. So, hindi muna ako magluluto nito ngayon. Ilalagay ko muna to sa freezer para reserve food ito guys. Kung tinatamad na ako, meron ako mabubunlot doon sa freezer para maluto. Hi guys! Maayong hapon! Pagod na pagod ako today. As in, ala, download slide. Nito, pagod na pagod ako kasi nagaling ko lang ng trabaho. Morning shift ako and... I don't know, parang magkaka-flu ako guys. Sobrang sama ng aking pakiramdam. And pagdating ko nga ng bahay, sabi ni Nico, pupunta daw siya ng Labo. Hindi labo guys ha, Labo. Hindi malabo guys. Punta tayo dun sa Labo guys kasi kukuha si Nico ng firewood. Meron naman kaming firewood guys. Diyan siya naka-store. Yung bahay na luma na yan, akala nyo dati dyan kami lumipat. Hindi guys, storage yan siya. Dati siyang sauna, pero ngayon, storage siya ng mga firewood. Half of it, nagamit na rin namin. And sabi ni Nico, reserve na lang daw yung nandyan. Gamitin daw namin yung andoon sa Labo. Kasi madali lang naman kumuha doon guys. Ano, para kung... naubos doon, yan na naman yung gagamitin namin. But hopefully, hindi talaga siya magkulang. Kasi hanggang ngayon, winter pa rin dito. Though, meron ng signs of spring kasi nagme-melt na rin yung snow. Pakonti-konti. Pero malamig pa rin, guys. Kaya yun. And ngayon, itong season na to, guys. Kapag nag-change na naman yung weather, ito na yung season na naman na parang... ito na naman yung season na maraming flu dito sa Finland or influenza. Kaya sobrang bigat ng aking pakiramdam, ang sakit ng aking mga muscles. Pero siguro dahil sa trabaho, I don't know. Pero masama talaga ang pakiramdam ko. Pero kaya ko naman, kaya naman. Magpapahinga ako mamaya kasi day off ko naman bukas. And since sunny today guys, tingnan nyo may araw dito sa amin. Ayun o, ayun si Haring Araw, di ba? May araw dito sa amin guys. Napi-feel namin siya konti, pero hindi talaga kagaya nung dyan sa inyo sa Philippines na sobrang warm talaga nung feeling niya. Dito, warm siya pero hindi siya yung mainit kasi naka-jacket pa rin kami. Tapos sobrang puputi pa rin talaga ng paligid. Pero warm na yung feeling niya para sa amin. At least we know that Haring Araw is there. Where is Haring Araw? Ayun si Haring Araw. Andun si Haring Araw nakatago. So yun. Kailangan lang natin mag-distress din talaga siguro. I don't know. Paano ba ito? Magpapahinga na lang siguro ako maya-maya.
Kanina pala guys, doon sa dressing room ko, merong books doon na saota or free to take. So kinuha ko itong dalawang to guys. Kasi ano siya, pangluto-luto ba ito, baking. May ito is Quezon Makuya or sweets daw para sa summer. Yan o. Oh. Oh, mag-try ako na magawa ng ganito. Isa-isahin ko yung mga pages. Dalawa yan siya guys. Yan o. Oh. So free ito. Kinuha ko doon. Yan o. Oh. Ito marunong ako nito guys. Itong spinach na may karne na pie. Gawa ako nito next time. Masarap itong pang breakfast and dinner. Yan, kahit saan talaga dito, meron kang makukuha talaga, mapupulot. Ang ganda ng books, guys, kasi napaka-colorful niya. I don't know bakit nila ayaw nila nito. Pero ako kasi gusto ko yung mga ganito, yung may magagandang, tawag nito, picture. Yan o, oh, ang gaganda ng mga recipes. Yan o. Oh. So, gagawa ako nito, guys. Very soon, kapag nagkaroon ako ng maraming energy. Okay naman yung trabaho ko today. It's just that pagod na pagod talaga ako. Tapos bukas din, may pasok si Anika. Sige ko may pasok din. So, ako lang nasa bahay. Pero, magpapahinga siguro ako bukas, guys. Kung hindi man ako makapag-vlog talaga bukas, hindi naman talaga ako nag-vlog everyday. Kasi hindi ko talaga kaya, guys. Hindi ko talaga pinipilit yung sarili ko. Kapag trip ko lang na mag-vlog guys, yun, magba-vlog ako. Pero pag hindi talaga, I don't force myself. Kasi yung vlogging, hindi naman siya ano, priority. Hindi naman ibig sabihin guys na you are not priority. Hindi naman sa ganun. It's just that tao din tayo, diba? And mas inuuna ko talaga yung pahinga ko guys. Kasi mas importante sa akin yun. Paano ko naman magagampanan yung mga gawain ko kung hindi ako magpapahinga, diba? Hindi na rin talaga ako. Bumabata guys, tumatandaan na rin ako. Oh my God. Nafe-feel ko na yung tumatanda na ako. Siguro dahil sa weather lang ito, kaya ako nagkakaganito ngayon. Marami ding mga pasyente sa hospital ngayon guys na napaka-toxic. I don't know, siguro na-absorb ko rin kasi talaga yung minsan yung mga energy ng aking patient guys. Take example, yung negative energy nila, yung stress sila, yung pagod sila. Yung after ng trabaho mo, hindi talaga maiiwasan na ma-absorb minsan. Pero today, okay naman talaga yung trabaho ko. It's just that I'm just so tired. I'm so tired. Ay, naku. Sabi ko nga kay Nico, siguro para gumaling lang ako, kailangan ko mag-holiday ng isang taon. Sabi ni Nico, parang imposible naman yung gano'n na mag-holiday ng isang taon. How I wish na ganun guys. Kasi kung ganun, magkakaroon ako ng sobrang habang holiday. Nakauwi talaga ako ng Pilipinas. Pero dapat paid holiday, no? Para meron pa rin sahod ba? This year pala, meron akong holiday. Kibale, since bago ako dyan sa hospital, yung holiday ko is hindi siya full na 28 days or isang buwan. Yung holiday ko is 21 days lang yung holiday ko. So, next year pa ako magkakaroon ng 28 or 30 days na holiday. So, yan ang nga siningi ko guys. Dala niya na yung mga bags. Kasi, if you feel na namin niya ng firewood. So, punta na tayo ng Lavo para meron tayong panggatong sa bahay. Happiness is the key to success. Star Dottie in the building! Let's go! Dito na tayo sa Lavo, guys.
alam niyo ba yung shed na maliit na yan? Si Nico ang gumawa niyan. Di man siya super perfect, sabi niya. Pero I think it's perfect enough for us. Kasi minsan lang naman kami dito na nagpupunta, lalo na kapag winter, for the hunting. And ginawa niya talaga yan para merong shed pagdating ng winter. Sabi nga ni Nico, we can stay here during summertime. Are we gonna sleep here and do camping on summer, Daddy? No. Yeah, or we can use a tent. But the problem, guys, in here, sa forest, dito sa Finland, kapag summer, there's a lot of mosquitoes. So, ito na yung trailer or anong tawag nito? Container van. Lalamig na ako. Sama talaga aking pakiramdam. So, feel lang ni Nico yun ng kahoy. In the summer, Daddy, we need to refill this again. Yo, this is our reserve. Yo, storage. Yo, tawag sa mga like end of days. Yeah, this is our like when things go wrong, there's still another place to get. When there is coming like a jumpy apocalypse. Where's when the days come that we run out of firewood, we run to here and get the firewood. It was Papa Paolo who made. I'm feeling cold. It was Papa Paoli who made this firewood, guys. We put the cans for meat there. Oh yeah, we can store here a lot of stuff. You can also put the hooks on the roof and put the meat hanging there. You know what? Rats. In the Philippines, or I think I don't know here. In the Philippines, they make the container van houses, Daddy. But this is for the storage of the firewood. For now. For now. If we don't have a house, maybe we live here too. Hi guys! Maayong adlaw sa inyong tanan. Andito ako ngayon sa Hololan Socialia Terveus Keskus. Ito yung health center dito sa Holola. Kasi magpapacheck up ako sa doktor. So, ito yung health center nila. And tapos na ako nag-ilmoy ta doon, guys, na andito na ako. Kasi ang gagamitin lang naman is yung Kela Corte. Yung appointment ko is at 1 o'clock ng hapon. And the second floor daw. Meron akong parang ear infection kasi, guys. Makati siya. Kaya gusto mong magpa-check up sa doktor. Anyways, dito pala sa Finland, kapag yung check up mo is sa Terveus Keskus or sa health center, libre yon. Pero kapag sa hospital, depende. Merong iba na merong bayad. So, tapos na ako dito, guys. Meron talaga akong ear infection. So, binigyan lang ako ng doctor ng prescription na cortisone and oil for the ear. Sabi niya, it's a very good thing na pina-flush ko siya ng K2Sola or yung NaCl. Sabi naman ng doctor, it doesn't look so bad. Sabi ko, I think so. Kasi, dapat talaga hindi. Sabi niya, very good daw na ako ng K2Sola. Sabi ko, yun kasi ang alam ko na basic eh. Diba? Wound care nurse, hindi alam K2Sola. So, sabi ko, pero pag ganito kasi, sa ears, napaka-sensitive, kaya sabi ko, hindi ko kasi makita, kaya kailangan ko ng doctor or someone else to check it. So, andito si Nico. Pupunta na tayo ng... Where are we going next, Daddy?
We're going to drop datong grandmom. They said they're going to cut my ear and replace a new one. Really? Maybe that's something like a wizard, like grandmom. Wizard ears. Is it the wizard or what is that? Yeah, something like that. So guys, punta na tayo ng saan ba tayo pupunta? Doon sa bahay ng lola ni Nico. Idadrop lang naman namin yung libro sa kanya. Tapos, may hiniram kasi si Nico na libro. Idadrop, ibabalik natin sa kanya. Tapos, bibigyan ko rin siya ng mga mushrooms. Kasi gusto niya rin niyang mushrooms daw. Naubos na daw yung mushroom niya. And marami pa kami sa bahay. Kaya, para magka-space yung aming freezer, bibigyan ko siya. Tinawagan na ni Nico yung lola niya, guys. Kasi malapit lang yung bahay niya dito. Tapos, andun daw siya sa Launa na Prisma. So, hindi na muna tayo pupunta dun sa bahay ng lola niya. Mamaya na lang. And, dito pala sa Finland, hindi ka basta-basta na dumiretso na lang pumunta sa bahay. Kagaya dyan sa atin na kakatok na lang andun ka na. Dito, hindi pwedeng ganun, guys. Kailangan mong mag-inform na papunta kami dyan sa inyo. Is it a good time to come there? Tapos ganyan. Kasi minsan, yung mga tao dito, ganun kasi yung kultura nila, guys. You need to inform ahead of time. And it's a good thing na mag-inform din. Kasi like now, wala siya dun sa bahay. Andun siya sa Launa na Prisma. Kasama niya siguro yung nanay ni Nico. Nag-grocery siguro sila. Kaya wala siya dun. So, mabuti na rin yung mag-inform. Kasi naman matukatok kami doon tapos wala palang mag-answer, mag-open ng door. Diba? So ngayon, we're going to pick up Annika, Daddy. Yeah, we're going to pick up Annika in the school and then let's go to Bauhaus. This morning pala, dumalaw na yung friend ng kapatid ni Nico na ano siya, sa Hakomies. Electrician. So, nilagyan niya na ng extra light yung aming toilet, guys. Napakadilim ng aming toilet. So, ngayon, meron na siyang extra light. Tapos, nalagay niya na rin yung copy paley or yung cabinet para sa toilet. So, meron na kaming maliit na cabinet dun sa toilet namin. And, pwede na namin ma-organize yung ibang mga gamit namin doon sa toilet, guys. Kaya, merong isang piece doon na kailangan namin bilihin. And punta tayo ng Bauhaus, doon natin mabibili yun. Hi guys! Punta tayo dito sa Antiki Tuko. Hindi Tuko. Parang Tuko din, oh. Antiki Tuko. Yan. Mga ano siya, guys. Antique shop siya. Tingnan lang naman natin kung ano yung meron saan. Kasi yung bahay namin, antique din eh. Dapat maglalagay din tayo ng something antique. Wow, ang ganda. You guys have a table like a seat like that? Uh-huh. It's all antique, guys. Meron yung antique bicycle doon. Dito nga sa Antique Ituku, guys, sobrang daming mga gamit na mga antique. Pero alam nyo ba, sobrang mamahal. Nakakalula yung mga presyo. Ito, guys. Antique. Bahay na tinitirhan namin ngayon, guys, is antique din talaga siya kasi more than 100 years old na yung bahay. And may mga gamit na naiwan si Lola, yung may-ari ng bahay, na mga antique din. So yun ang mga sinave namin and ginamit namin as our cabinets. Dito sa Finland, sobrang daming antique talaga, guys, na mga furnitures and mga antique din na mga bahay. Pero alam nyo ba, nakaka-amaze kasi nasisave nila yon. Ang dami din talaga mga tao na nagkakaroon ng interest na bumili ng mga antique products. Pero hindi rin biro yung bumili ng mga ganitong klaseng bagay kasi sobrang mamahal. Tsaka, they are made to last kasi nga, sa sobrang tagal nila, sobrang tibay din talaga nila, pero sobrang ganda din. Wala naman talaga kaming planong bumili ng antique products, guys. It's just that nakita naman itong store na to at nag-stop over na lang kami para i-check kung ano yung mga binibenta nila dyan. Naalala nyo ba yung Villa Rauhala na binisita namin from the previous vlogs namin, guys? Yung magandang bahay na luma. Yung mga gamit nila, guys, is mga antique din. And meron sila mga pieces na dito din nila binili.
para na rin talaga kami nagpunta sa museum dyan sa Antique Tuko kasi sobrang dami talaga nila magagandang mga items, halos lahat. Tapos yung mga ibang bagay dyan guys na kunwari nasira na siya, nire-repair nila, tapos nire-repaint nila, and binibenta pa rin siya. Punta tayo dito sa Bauhaus guys kasi punta na tayo dito ng Bauhaus and bilhin na natin yung kailangan natin bilhin para sa aming CR. Oh, meron na silang mga pang grill pang summer. Si Nico guys, andun siya naghanap nung item na kailangan namin. Pero ako dito ako pupunta kasi baka meron tayong makita dito magandang tanim. Wala, oh, ito yung gusto ko guys, o yung black. Sobrang ganda nito. Magkano kaya yan? $17.95. Meron silang citrus na ano, oh, tanim. Oh, mamatay lang yan dito eh. Kapag try na kasi ako nito na bumili, tapos mamatay lang din siya. Kailangan mo lagyan ng fertilizer kasi hindi may mabubuhay sa labas kasi masyadong malamig. Meron din silang mga naka-sale dito na tanim guys. Oh. Pero kamatsuno naman na eh. Ano matay na ganito? Baligya lang yapon. Unsa naman na eh. Meron sila ditong 3 pieces for 10 euros. Summer na lang siguro ako mamimili ng mga ganito guys. Ang kaganda. Ito oh, maganda ito oh. Summer na ako mamimili ng mga ganyan. O kaya dun sa isang store. Ang daming nilang tanim. Ang mamahal na mga tanim dito sa Finland guys. Alam niyo ba? Wala, ang daming bunga, oh. Meron sila ditong ilmalampu-pumpu, guys. So, ito sa atin, aircon to. Pero dito sa Finland, yung ganito, nagbubuga ng malamig kapag summer. Tapos pag winter, mainit. Kailangan namin ng ganito, guys, doon sa bahay. Kasi masyadong malamig ngayong bahay. Lalo na yung etenen or yung hallway. Kailangan namin ng ganito. Pero sabi ni Nico, dapat daw, kasali na daw yung mag-connection yan. About 1,000 to 2,000 ang budget namin sa ganyan, guys. Kailangan talaga namin ng ganyan. Para sa next winter, may extra source of heating. Tapos, tipid din siya sa kuryente. Yun nga guys, 2,000 nga talaga siya yung isang ganyan. Isa lang naman ang kailangan namin sa bahay. How many square meter our house is? I think it's not 100 square meter. Hello, ganito yung gusto namin bilhin ni Nico na compostory guys or yung pang compost. Kasi meron siyang temperature ba? Next time, pag meron tayong pera.